Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, ngayong araw, ginagunita natin ang pagkatalaga sa mga palasyong simbahan ni Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma. Upang tayo'y maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, buong kababaang loob, hilingin natin ang pagkapatawad mula at galing sa ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Inluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Sa pamamagitan ng anghel, ang layo ng paghahayag na ito ay ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito, at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan sa pitong simbahan sa Asya. Sumain niyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating, at mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay. Ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupay-upay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon
siyang binubulay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kuwangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos, nadalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya, at sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating mata ay makapangyarihan. Ang ating mata ay nagsisilbing liwanag natin sa ating buhay at sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya mga kapatid, sino ba yung gustong mabulag? O kahit yung mga bulag na, ang gusto lamang nila ay makakita. So lahat tayo ay nakaka-relate dito sa bulag na ito ngayon sa ating ebanghelyo. Ibig at nais niyang gumaling, ibig at nais niyang makakita. Mga kapatid, yung pagsigaw ng bulag na ito, mahabag po kayo sa akin. Mahabag po kayo sa akin. Lahat din tayo ay sumisigaw ng mga salitang ito. Sumisigaw tayo na tayo ay pagalingin. Kaya nga hindi ba't lagi tayong pumaparito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio upang hilingin ang pagkapagaling ng Diyos. Ito yung isang ugali na mayroon ng isang deboto. Sumisigaw, nagmamakaawa, humihiling ng pagkapagaling sa Diyos. Kaya doon sa gusto ng bulag na ito na siya ay makakitang muli, hindi ng dalawang isip ang ating Panginoon.
Alam po ninyo, sa panahon ngayon, ibang level na ang technology, ibang level na ang gamutan ngayon. Yung mga bagay na dati mahirap gamutin, sa panahon ngayon, dahil sa technology, medyo dumadaling pagalingin. Pero may mga sakit na tangi ang Diyos lamang ang nakapagpapagaling. Dahil kung iyan ay kaya ng technology, ay baka wala na tayong panahon pumarito sa pambansang Dambana para humiling ng pagkapagaling ng Diyos. At yung nagpagaling sa bulag na ito, bukod doon sa habag na ipinakita ni Jesus, pananalig, pananampalataya. Iyon ang nagpagaling sa bulag na ito, bukod sa habag na ipinakita ni Jesus. Sa mga panahon na tayo ay tila nauubusan o nawawala ng pag-asa sa buhay, maging inspirasyon natin ang bulag na ito na sumisigaw ng awa at habag para kay Jesus. Ipagdasal natin na mamulat ang ating mga mata, na imulat ng Diyos ang ating mga mata, ang ating puso at kalooban, para mas magamit natin ito. Kasi po minsan, kahit nakikita na natin, nagiging pipi naman tayo. Hindi natin mailabas sa pamamagitan ng ating mga bibig yung mga bagay na mali, nataliwas. Nagiging pipi naman tayo. Nagiging bulag naman tayo. Nagiging bingi naman tayo. Kahit ng ating mga tainga'y nakakarinig, kahit ng ating mga bibig ay nakapagsasalita, o kahit ang ating mga mata'y nakakita, pero mas pinipili nating manahimik. Bakit? Anong sinasabi natin? Hayaan mo na lang. Para walang gulo, manahimik na lamang tayo. Parang sinasabi natin, wala akong pakialam. Kaya nga ang kabalintunaan ng pag-ibig ay hindi galit, hindi puot. Anong kabalintunaan ng pag-ibig? Kawalang pakialam. Kapag tayo ay namulat na sa katotohanan, kasalanan na ang pumikit. Ito yung ating maging pag-inilay sa araw na ito. Buksan ng Diyos ang ating mga mata, ang ating mga puso, lalong-lalo na ho ngayon. Salamat sa Diyos sa magandang panahon ngayong araw. Pero ang dulot na pinsala ng nakaraang bagyo, hanggang ngayon, ang ating mga kapatid na naapektuhan, hindi pa makabangon. Lalong-lalo na po yung mga magsasaka at mga mangingisda. Huwag na tayong maghintay, nahingan pa tayo ng tulong, magkusa tayo. Ito yung diwa ng isang deboto, ito yung isang diwa ng sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Ito yung isang diwa ng anak ng Diyos. Ipagdasal natin na imulat ng Diyos ang ating mga mata at pakilusin ang ating mga kamay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tang-
ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling namin kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamana sa amin. Nang paglilingkod ni Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan, kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, husang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at Nantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalang Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kabiyak ng kaniyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, pagkapakinabang sa pagkain ng bibigay buhay, magalak nawa sa paggunita kinas Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong ipinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para mapamahalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay, may mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mahal na pumanaw. Ikaapat,
bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayon din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. 5, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yunting and the Driver's Band, kasamang iba pang natatanging mang-aawit at kaparian ng Arcidiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. 6, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. 7, simula po ngayong Lunes, pansamantala pong hindi muna makadaraan sa main arch entrance ang mga tao at sasakyan upang simulan ang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin muna ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng bulaklak kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio, maaari nyo na pong ialay ang inyong mga bulaklak. Maraming salamat po.